Your Honor, if I may siguro pagkatapos nito at sa susunod, si Michael Yang is a big time importer ng droga. My source is also from his friends. Paano mo? Ang source? That is why, Your Honor, isa yan eh, sa magnetic refer. Even he is distributing drugs in the local market. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Attorney Manscarpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa? Yes, Your Honor. Ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Honor. Tuguban. Oo. Matindi itong ina-accuse mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako? Opo, Your Honor. So, siya ang naatasan na mag-facilitate na mga release ng shipment nila sa customs. Sa pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Yang, business ni Congressman Pulong, at business ni Manscarpio. Importation po. Importation. Yes, Your Honor. But not necessarily drugs. Generalize, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At yung iba ay may drugs. Uulitin ko na nakita mo, merong shabu. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na merong laman shabu. Nakita mo? Ako po, Your Honor, isa sa mga printing officer. So nakita mo yung shabu? Yes, Your Honor. Together okay. With Pidea. Ilang tunilada ng shabu ang nakita? 355 kilos, Your Honor. 55 kilos? 355. Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Nagre-remit siya ng pera. Nagre-remit siya ng pera kanino? Kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na naman siya sinabi ngayon. Habang nakikwentuhan sila. Malaman na si Small ay hindi lamang nakatagapag-release ng mga shipments sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Yun po ba? Yes, Your Honor. Pera ng ano? Yung po ba'y pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Sa halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa... Pero nakakasiguro ka, yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na merong laman shabu. Kung maalaala mo pa, saan nang gagaling ang mga shipment nung tatlo? Nina Michael Yang, Pulong Duterte, at Attorney Manscarpio. Malimit po, Your Honor, China. Saan? China. Sa China. Ano po ba ang ibang napag-uusapan ninyo? Your Honor, diretso, sinasabi niya na yung ganito, okay na yan. Baka pwede naman pagbigyan mo na. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte, at saka Manscarpio? Your Honor, there are several containers na hinahanap during the time. Nasa posto, pero alam ko custom police ang binigyan ng order. Kami alam ko rin yung kargamento. So sabi ko sa intelligence, alam namin yan, pero ayoko nang pakialaman kasi may tawag siya. Alam din ba ito, itong impormasyon na ito na ibang tauhan ng customs? Your Honor, ang alam ko po, may records yan, may order ang commissioner para hanapin ang mga yan na nawawala. Dahil hindi lang po yan tungkol sa droga, kundi pati po sa agricultural products, yung mga nawawala. Huwag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Mans. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki. Ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ka ba kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa ito? Your Honor, thank you very much. Dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nagsasalita dito. Dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko, tulungan ako na makuha ko ang tunay na hustisya. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. The next to interpolate, Chairman Abante.
Magandang hapon po. Ako lamang nagtataka, no? Sabi nga sa amin dito, napakarami ng binanggit mo, nag-mention ka ng mga pangalan ng mga kilala. Ang tanong ko lang, ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ito ba kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa ito? Your Honor, thank you very much dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nagsasalita dito dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko, tulungan ako na makuha ko ang tunay na hostisya. Dahil wala sa hostisya ang binibigay nila sa akin. At hindi ko po yun makukuha kung hindi ko po isasawalat ang katotohanan. Dahil hindi po mangyayari ang tunay na hostisya sa isang katulad ko na mahirap lang, hindi maimpluensya. Ang kalaban ko ay napakalaki. Katotohanan para sa iyong sarili o katotohanan para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan? Katotohanan po para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan, lalong-lalo na po sa criminal justice system natin. So wala ka ng tiwala sa criminal justice system natin? That is correct, Your Honor. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. Okay. Ganito yan, no? Ikaw ay naging guest ng Blue Ribbon Committee, di ba? Nag-testify ka ron, di ba? Apa, Your Honor. Yung bang testimony mo sa Blue Ribbon Committee at yung testimony rito pareho? Hindi po, Your Honor. Bakit? Nandun pa ako sa committee. Ibig sabihin, doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito, totoo sinasabi mo. Ito po, Your Honor, yung totoo dahil hindi na po ako takot ngayon na lumaban. Wala na akong nakatarak sa dibdib ko. Sagutin mo ako. Sa Blue Ribbon Committee, under oath ka, nagsinungaling ka. Yes, Your Honor. Inaamin mo ngayon yan. Yes, Your Honor. At under oath ka ngayon, nagsasabi ka ng totoo dito sa aming committee. Yes, Your Honor. Ito po yung totoo. Alam nyo kasi, pagka minsan nanonood ang taong bayan Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Blue Ribbon Committee, ang sabihin mo dito, iba rin yung sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Kahit po ano po ang gawin ko noon, kahit sino pong siga during that administration, sa dami ng namamatay, kunting salita lang nawawala sa bayan, sa lipunan. So ngayon po, ang tamang panahon, inantay ko po, Your Honor. Kung mahaba, may kunti pa akong kwento, Your Honor, for about 4 years po sa kulungan. Yan po, Your Honor, ang sinasabi ko ngayon dahil hindi ko magawa noong araw. So, Mr. Guba, naniniwala ka na itong committee ito may mga gawa para sa justice mo? Yes, Your Honor. And I am praying for that, Your Honor. Okay. Under appeal ang kaso mo ngayon. Sapagkat lagi imprisonment ka, di ba? Under appeal ang iyong kaso ngayon. Yes, po, Your Honor. Okay. Hindi ka ba natatakot bumalik sa kulungan pagkatapos ito? Your Honor, sana wag na muna doon. Makahanap muna ako habang sa ibang kulungan. Na-safe naman ako. Pero para po sa katotohanan, Your Honor, I have to do this. Para po sa bayan. Yung basihan ng kaso mo ay tungkol sa Dangerous Drugs Act. Di ba? Opo, Your Honor. Bakit? I mean, akala ko ba gusto mong sabihin sa amin yung mga tao na tungkol sa droga? Bakit ang kaso mo tungkol sa dangerous drugs? Ikaw ba'y nag-i-import ng illegal drugs noong panahon na ikaw ay intelligence officer ng customs? No, Your Honor. Wala pa akong involvement kahit anong importation. Okay. Pakisabi nga sa amin kung anong pagkakilala mo kay Colonel Asierto. Sino ba ito? Pakirefresh ang memory sa amin ngayon. Ano ang pagkakilala mo kay Colonel Asierto? Si Colonel Asierto po, Your Honor, during that time, is an active PNP officer ng Philippine National Police. Uh-huh. He was
pagkakilala ko sa kanya, galing pa sa PAOK TF. Retired na siya ngayon? Ngayon po ay retired na. Anong pagkakilala mo sa kanya? Well, marami hong huli yan tungkol sa illegal na droga. Marami na hong kinoordinate yan sa Bureau of Customs secretly. Halos top secret pa namin na ginagawa, na huli nila sa labas. So I trust him and I'm sure he trust me also dahil marami na kaming nahuli sa labas nila pagtungkol sa operasyon ng illegal na droga. So doon ka sa kanya nagtapat ng buong katotohanan? Yes, magkasama po kami matagal na rin. Magkakilala kami for almost 20, more than 20 years. Nasaan si Colonel Asherto ngayon? Mula po nung makulong ako, nakikita ko lang siya sa balita. Hindi ko po alam kung nasaan siya eksakto ngayon. Itong si Paul Gutierrez na lumapit sa'yo, sabi mo, na ang nagsabi sa'yo, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Young at Man. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki. Sino si Paul Gutierrez? Your Honor, sa aking pagkakalam, hindi ko yung personal na kakilala. Yan ay tiga media noon pa. Namamasyal yan sa Bureau. Naniniwala ka na ang media pwedeng tumapot sa'yo ng ganito? Your Honor, ang media ba ay nananakot ng ganito? Sa dyaryo, kung manakot, grabe, lalo na po yung personal. At alam ko pong meron silang grupo na nag-iikot ng mga media. Oh, meron silang grupo. Yes, Your Honor. Mr. Chair, inaamin din po at nagpe-testify si Mr. Guban na meron pong grupo ang media na katulad ni Paul Gutierrez. Ganun ba yun? Katulad po na nagsusulat sa dyaryo nila Paul Gutierrez sa tabloid. Okay. Ano ang pagkakilala mo kay Benny Antiporda? Bakit siya nadamay dito? Your Honor, hindi ko gaano kilala yan except his name, Benny Antiporda, at saka naging National Press Club. Doon ko na lang siya nakilala kay Paul Gutierrez sa mga sinabi niya. Hindi pamilyar sa akin. Ang alam ko lang po sa Bureau of Customs, sa intelligence report namin, namamasyal. Pero ganun lang, wala po akong kilala na ano pa man sa kanya. Hindi mo siya kilala masyado? Hindi po. Hindi mo alam na siya ay media rin? Alam ko lang po, dahil nasa National Press Club, nababasa ko rin po yan minsan sa news, na he was, I think, became a president of the National Press Club. Ito pong Miss Mangawang, na saan to involve? Ito Miss Mangawang, siya ba ay kasama sa Beka ba, trading shipment? No, Your Honor, si Miss Mangawang ay empleyado po, deputy collector ng Bureau of Customs. Empleyado ng? Bureau of Customs. Bureau of Customs. Opo. Ang nasabi niya sa'yo, tinanong ka niya, anong magagawa niya sa shipment na yan, kinaparing Benny Antiporda yan, I replied to her, wala na akong magagawa, huli na yan. Bakit po nasabi yun? Opo, dahil talagang nandun na, apprehended na, properly reported na, at alam kong malapit ng buksan. Tapos ng buksan pala. Ayon sa'yo, pinakilala ka ni Henry. Yung Henry, sino yung Henry? Si Henry po isang negosyante, right? Filipino-Chinese businessman na nagkukuha rin ng mga kliyente galing China, galing abroad. Ano, nakukuha ng? Mga kliyente na nag-i-import din binibigay niya sa broker niya para makalabas sa Bureau of Customs. So hindi siya broker ng Bureau of Customs? Hindi po siya licensed. Negosyante lang. Okay. Nagpa-facilitate ng transaction. Pinakilala ka ni Henry kay Nilo Abelliera Jr. o mas kilala bilang Small, na ang sabi mo ay First District Councilor ng Davao. Tama ho ba yun? Opo, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay siya ay konsyal? Your Honor, wala pa akong news. Salo po ako ng kulungan, di ko na po alam. Sorry po. Tungkol saan ang meeting mo noong 2018 kasama si Henry? In-introduce ko lang po. Sino-sino kayo ng meeting na yan? Kaming tatlo lang po. Kaming tatlo lang, si Henry at saka si Small. Si Small? Yes, Your Honor. Oo. Anong sabi sa iyo ni Small? Ibig sabihin, itong si Small, nabanggit niya ang pangalan ni Michael Young. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Attorney Manscarpio. Yes, Your Honor. Okay.
Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Attorney Manscarpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa? Yes, Your Honor. Ng ating Vice President? No, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Honor. Tuguban. Oo. Matindi itong inaakis mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako? Opo, Your Honor. So, siya ang naatasan na mag-facilitate ng mga release ng shipment nila sa customs. Sa pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Young, business ni Congressman Pulong, at business ni Manscarpio. Importation po. Importation. Yes, Your Honor. But not necessarily drugs. Generalize, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At yung iba ay may drugs. Uulitin ko. Nabanggit mo dito na mayroong shipment sila Michael Young, Pulong Duterte, at Attorney Manscarpio, at trabaho ni Small ang mailabas ito mula sa customs. Kanino nakapangalan ang mga shipments na ito? Your Honor, marami pong consignees, yung mga missing containers. Maraming consignees? Yes, Your Honor, until now, I'm sure. Ibig sabihin, hindi nakapangalan dun sa tatlong yun. Your Honor, sila ang parang impluensya. Hindi naman sila naglalakad kung sila ang nag-impluensya, kung sino ang dapat kausapin, sila magsasabi. So, ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera eh. Paano ka nakakasiguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Nagre-remit siya ng pera. Nagre-remit siya ng pera kanino? Kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na naman siya sinasabi ngayon. Habang nakikwentuhan sila. Malaman na si Small ay hindi lamang nakatagapag-release ng mga shipments sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Yun po ba? Yes, Your Honor. Pera ng ano? Yun po ba pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Sa halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa... Pero nakakasiguro ka, yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman shabu. Nakita mo? Ako po, Your Honor, isa sa mga printing officer. So nakita mo yung shabu? Yes, Your Honor, together okay. With PDA. Ilang tuniladang shabu ang nakita? 355 kilos, Your Honor. 55 kilos? 355 Mr. Chair, sinasabi niya muli na hindi niya nasabi kanina na ang laman ng shabu at ang bigat nito at ilan is 355 kilos, Mr. Chair. Medyo mahaba-haba na po yung tanong ko. Ngayon pa lang ko po tatapusin yung tanong ko. At mamaya po, tulad ng sinabi ni Chairman Carapaduano, we will make a motion to invite all of these names mentioned by Mr. G.B. Gaban to attend our committee hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante. Ako may tanong ako, no. Medyo seryoso itong yung sinabi, no. Sa ginagawang investigation ng Committee on Drugs, palaging lumalabas yung pangalang Michael Young, no. Sa iyong pagkakaalam, no. Si Michael Young ba ay involved sa smuggling o importation ng droga? Your Honor, if I may, siguro pagkatapos nito at sa susunod, si Michael Young is a big time importer ng droga. My source is also from his friends. Paano ba ang source? Isa, Your Honor, isa yan sa magnetic lifter. Even he is distributing drugs in the local market. When I was at the jail, Manila City Jail, one person, pumunta ko sa akin yung nakakulong, galing siya sa labas.
at ang bungakala niya ay kilala ko direkta si Mikey Liang. Nangumpisa lo sa akin yung tao. At sinabi niya kung anong trabaho niya kay Mikey Liang. Sa loob na po yan ng kulungan. Hindi ko kakilala. Sinabi niya, Boss, Sir, tiga-kaskiya pala, tiga-custom, kaibigan ako ni Mikey Liang. So for about 3 months, ang dami niyang sinishare sa akin. Nung malaman na hindi kami direkta na magkakilala ni Mikey Liang tumigil, ang dami niya sa akin sinabi. Siya ba ay nakakulong din sa... Nakalabas na po. Ah, siya nakalabas na. Pero malaman pong... kung anong pangalan? Si Erol. Pili pong may mag-corroborate, Your Honor, para may nakakarinig habang siya nagkikwento. Sige, at the proper time, mamaya, no, bago tayo mag-adjourn. Yes, kasi isa-isahin po natin yung mga iimbitahin natin. Apo. Para magkaroon ng linaw itong mga sinasabi mo, Jimmy, no? Apo, Your Honor. Isang malaking puzzle sa amin, no? Na itong si Mikey Liang ay siya ba yung the same Mikey Liang na economic advisor ng ating dating Pangulo? Yes, Your Honor. Sa pagkakabasa ko sa dyaryo. Nakita mo ba siya personal? Yes, Your Honor. Sa reports, Your Honor. Pero not si personal. Mikey Liang ba, nagkaroon ba ng pagkakataon na magkaharap kayo? Hindi po, Your Honor. Nag-deny. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Attorney Carpio? No, Your Honor. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Pulong Duterte? No, Your Honor. In fact, hindi ko gusto nila ako kasi noon ipunong, pero dininay ko na tama na ako kayo na ngayon, tayo magkakausap. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo personal si Mr. Abilera? Yes, Your Honor. Magkainuman kami. Ilang beses kayo nagkaharap? 3 times. Kaya doon ko po nalalaman sa bibig niya mismo kung ano nangyayari sa kanila. So galing sa kanya, sa bibig niya, sinasabi niya na binabanggit niya ang mga pangalan na nabanggit natin kanina. Yes, Your Honor. Bukod sa, sino to si Councilor Abilera? Sa iyong pagkakaalam? Your Honor, isang konsyal sa Davao City na ever since Vice Mayor si Pulong Duterte ay katiwala na yan. So, ito bang sinasabi mong importation ng drugs? Eh, pwede bang sabihin mo sa committee nito, paano yung sistema, ano yung iskema, ano yung scheme, paano nila pinararating? Para magkaroon lang ng linaw kung paano ito pinalulusot sa Bureau of Customs. At ito ba ay talagang dumadaan sa Bureau of Customs?